Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng PNP at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nagsagawa ng prayer rally sa harapan ng compound ng Buhangin, Davao City kahapon. 18 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na kasama sa mga nag-rally sa Davao City ang pinusasan at hinuli ng Philippine National Police. Ito ay matapos manlaban umano sila sa dispersal team ng PNP. Ilang beses na nakiusap ang PNP sa mga rallyista na tigilan na ang pangaharang sa kalsada, lalo na at balik na ang pasok sa klase at trabaho ngayong araw. Pero patuloy pa rin ang KOJC sa kanilang prayer rally at iginiit na legal ang kanilang ginagawang pagtitipon dahil may hawak silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Kaya pagpatak ng 3:00 ng hapon, sabay-sabay na sumugod ang Civil Disturbance Management Team papalapit sa mga rallyista. Nagkaroon ng batuhan ng mga upuan, may nagsaboy pa ng mababahong tubig at may nanlaban sa mga pulis. Ilan sa kanila ay pinadapa at pinusasan gamit ang cable ties. Ayon sa pulisya, maharap ang mga nahuli sa kasong obstruction of justice at direct assault to person in authority. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis sa nangyaring dispersal. Unti-unti namang nagsialis ang mga rallyista at giniba naman ng mga pulis ang itinayo nilang stage. Inimpound naman ng mga otoridad ang iniharang nila ng mga heavy equipment. Linggo pa ng gabi nang harangin ng mga rallyista ang kalsada sa harapan ng kanilang compound bilang protesta sa pagalugog ng mga pulis sa KOJC compound. Nagbarikada sila at naglagay pa ng mga sasakyan at heavy equipment kaya hindi madaanan ng mga sasakyan ang 2 lane ng kalsada. Nagsagawa sila ng programa at nanawagan sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos rin nila ang paggamit umano ng PNP ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala, nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israel Tutorion, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant ang pagalugog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. Sa isang panayam naman kahapon, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bursamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. Samantala, nanawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ng umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy sa loob ng JMC College Building. Nag-i-install sila ng bomba po doon kay para masabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Nanawagan din sila kay Davao City Mayor Basay Duterte na magsagawa ng Emergency Local Peace and Order Council meeting at paalisin na ang mga pulis dahil may klase na sa JMC College ngayong araw. Plano naman ang KOJC na magkain ng temporary restraining order para magpatupad ng cease and desist order laban sa PNP. That the stay, continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. Lilian Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.